Ang alegasyon tungkol sa paggamit ng ilegal na droga ng mga nasa pamahalaan at mahaba na ang itinakbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong na marahan lumalakas, naging isang tinig at ngayon ay ganap ng nakakabinging hiyaw. Teka, para narinig ko to nung campaign ha. Copyright ito ah. Marapat natanggapin at isagawa sa lalong madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang sariling follicle ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Public office is a public trust. Filipinos have the right to know. Yan ang naging pahayag ni Attorney VR. Ikaw, isa ka ba sa wala ng tiwala at respeto sa gobyerno? Lalong-lalo na sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ang isinama niya sa kanyang post ay ang inilabas ni Maharlokalokang Hitad na sinasabing operation paper ng PIDEA last 2012. Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dadrick again talking about the reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasaan panig man tayo ng mundo. Muli tayo ay humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental, sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, at Ano bang tawag doon? Pagkakinopia mo? Narinig ko na to nung campaign eh. Yung nagsimula sa isang bulong. Mega shoutout Miriam Fernandez, Don Angeles, Concepcion Condes, Mariam K. Peboli, Benny Kimson, Myla Adarne, Bongacious Coyano, Randy Gorospe, at Esther Gutierrez, Ikay Bunso. Ayan. Kay Ikay. Ayan. Ikay. Mamahalin. Ah, diba? Parang nung binabasa ko yung statement or post ni Attorney VR, ang former personal lawyer ni PBBM that turns to be the campaign manager spokesperson. Campaign manager nga ba siya? O spokesperson lang, no? Spokesperson turned executive secretary nung nanalo ang ating Pangulo, then he created such issues na bumalot, no? Nang napakaaga sa administrasyon ni PBBM. At kung ating maaalala, para bang ang lahat ng desisyon ay nanggagaling sa kanya. At napakaraming mga delays ang nangyari. And eventually, he created such big issue that it ended up him out of the picture. Right? Nalala mo yun, Ikay? Sabi ni PBBF, ang lahat ay nag-umpisa sa isang bulong na unti-unti at marahang naging isang tinig hanggang sa ito ay naging isang napakalakas na sigaw ng mamamayan upang tayo ay magkasama-sama at sama-sama tayong babangong muli. Attorney, I was listening to Attorney Claire, no, regarding din dito, no. Then she makes those she gave those examples regarding doon sa
mga nararapat kasi she's handling such criminal cases, no, drug cases. In respect to Attorney Vic, no, sabi nga niya, eh, he don't know if he handled cases na tungkol sa drugs, no. Not all lawyers will be familiar nga doon sa operation paper ng PIDEA when sa mga tinatawag na mga drug operations, no. So isa rin sa kanyang pinuna ay yung walang control number, no. Pinibigyan natin ito ng punto o ng ating opinion before. And eventually wala nga, 'di ba? Nagsalita si Marimau na sinasabi na hindi na kailangan 'yon. Tapos talking about sa computer. So pag may control number, you call that document controlling, no? Document control system. So sabi nga, pag walang control number yan, paano ite-trace yan? So marami siyang mga pinakita regarding doon sa ang tawag natin dito, lapses or yung mga kakulangan, no, ng isang legal na dokumento. Kasi i-operate mo yan, di ba? Hindi po pwede sasabihin na wala ito, wala ito, wala ito. Wrong spelling, wrong, sabi nga ng teacher natin, di ba? So eventually, natatandaan nyo na si Attorney BR ay umattend yan eh. I think he is also part ng January 28, no? And nandun din siya sa Cebu, if I recall it right. Hindi ko lang alam kung lumutang siya dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay? So, ito yung kanya naging pahayag, posting the picture na sinasabi na evidence, no? Na naging questionable nga, nakatulad na sinasabi nga ni, nabanggit nga din ni Attorney Claire, no? Kasi masarap makinig kay Attorney Claire, no? Gawa ng, nakikita mo yung salita ng isang abogado. Okay? May natututunan ka. Hindi katulad nung isang abogado, international lawyer pa man din, is trying to twist and shout everything just to create that narrative favoring their side. Okay? Ilang abogado ba yan? Kaya nga marami nagsasabi, mga abogado, abogada, naging abogago, abogaga. Right? So, eventually is doon nakita natin yung mabinigay example, may mapinakita siya na mga files na every time sa sunod-sunod na pattern. Kasi kahit ako sa opisina, when I'm working, sunod-sunod yan eh. From production, tutugtong yan doon sa kung ano yung na-input na regarding doon sa loob ng aming inventory. So, siyempre, di ba, beginning, ending, ganun ang nagiging takbo dyan. Then, ano yung magiging flow of delivery. So, may pattern kasi siyang sinusunod. Actually, the control number is regarding our date of delivery. No? So, yun yung magkakatugtong. Kaya automatic na dapat nakaprepare siya for that purchase order. Okay? So, end line nun is regarding doon sa loading na. Sa loading ship na siya. So may pattern. So I'm just giving an example, no, regarding the situation na pattern siya, tuloy-tuloy siya in according to such control, no. So ito syempre mabigat ito dahil nga ito ay isang inilabas na evidence daw na marami ang nagpapapaniwala dahil nga they're calling Maharlika Lokang Hitad na may 1 bilyong pisong reward sa puyo. Tinalo pa yung may kingdom, 100 million lang ang nasa noo. 'Di ba? Walang control number. So with that situation, if ever na gusto mong check-in, okay? If you want to check it kung ano man sa may ano yata, no? Sa may Piñahan, Quezon City yung address, no, ng PIDEA na yon. Paano mong kakalkalin yon? Right? Siyempre, walang control number. That's why nung ni-rebut yan, pangalawang rebut na yan ng PIDEA. The first is nung January 28 na nagwala, no? Si Shidigong. I think it's fentanyl.
Right? Eh, sinagot yan ng PIDEA, nawala sa record nila. And eventually, the timeline, what Digong is saying, is totally nonsense, no? Kasi 2012, hindi naman siya mayor ng Davao. According yan sa, ano, ha, sa list ng mga LGU or mga naging mayor, no? Yung kanilang termino dyan sa Davao City. Nandiyan siya lang naman niya sa ano ng Davao City. Okay, so hindi naman pwede magsinungaling yun, di ba? And ang pinakamatindi kasi doon is why PIDEA will report to a mayor regarding national issue if the mayor will ask regarding doon sa kanyang nasasakupan. I think he has the power to do so, but to mingle with the national issue, he has no rights at the end of the day, di ba? Kaya etong naging pahayag ni Attorney BR is kinda may palabok pa eh, di ba? Ang mga nasa pamahalaan. That's the word being used, ano? Ang mga nasa pamahalaan, di ba? Ang mga opisyal ng pamahalaan. Yeah, ganyan yung kanya mga ano eh. That point with the presence of that so-called operation paper, no, that today operation paper na inilabas nga ni Maharlika Loca, generalize lang niya the word pamahalaan, but he is directly pointing to the person whose name is written, no, the AKA, the alias, no, the palayaw, the nickname. Ayan, lahat na ginamit na natin, baka meron pa kayo ibang naiisip. Of Ferdinand Bongbong Marcos, right? It's written as Bongbong Marcos alias Bong Et. When the whole wide world is not familiar of Bongbong Marcos being addressed as Bong Et because it is being used, no, ng kanyang family. Nasabi nga natin, the history of the nickname Bong Et is asaran lang nilang magkakapatid nung sila ay mga bata pag nagtatagumpong dyan sa loob ng Malacanang. At sabi yung bong-bong pangit, bong-bong pangit. Ayan, kaya naging bonget. So, a former lawyer who stood by PBBM, who stood by BBM, for long period of time, no? 2012, BBM is a senator under the regime of former President Noynoy Aquino Jr., right? And Noynoy Aquino III, sorry. Okay? Ni Pinoy. Ayan, para simple. Bakit ba doble-doble pangalan na? Noynoy, Bongbong. Pag ino, eh yung kay GMA ba, hindi mo ulitin? Kay GMA ba, hindi mo ulitin? Ayan. Oh. Right? So, he is a senator at that period of time, and the mayor of Davao is not Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, with that point, eh, goods pa sila ni BBM noon. Right? Dumating yung campaign, siya pang nag-submit. He explained with his pronouncement na nagpa-drug test si BBM nang dahil nga sa renewal ng kanyang license to carry, no, sa kanyang firearm. Okay, tas inulit, nagulit pa ulit nang dahil nga doon sa naging issue na isinama na nga doon sa drug testing regarding doon sa issue ng cocaine, right? So, ang sagot pa niya is wala na silang dapat pang i-justify because let the result speaks for itself, no? Then sabi nga mahirap ipaintindi sa ayaw umintindi at mahirap ipaunawa sa ayaw umunawa ang isang bagay na ang katotohanan ay nasa harapan niya na. Yan pa yung dialogue niya. Now, posting this, dahil nga nanahimik siya, no?
for a long period of time. He never answered nung mga naging accusations, no? And then, naalala niyo yung nangyari na may ginawa siya to be like special assistant. Ganun ba yun? Ano ba yung sinasabi na magiging position niya at bababa siya bilang executive secretary at pinilitan nga ni Bersamin. Then, binara yun in legal, no? Ni JPE. Kasi sinabi pa nga ni JPE na trabaho lang. Di ba? Because lahat magre-report sa kanya eh. So, lumalabas sa kanyang request eh, para bang he is higher than the president. Right? Ganun yun. Yun ang naging basa natin dun eh. Then, now he is moving forward of dealing or joining the DBS, no, simply. And using the word, ano nga ba yung ano? Ano nga ba tawag dun pagka... Yung kinopya mo, yung ano, yung isang sinulat or isang ano, anong tawag doon sa case na yun? Nasa dulo ng dila ako, silipin nyo nga. Baka mabasa nyo, hindi ko mailabas eh. Ayan. Sige, habang tinatanong ko kayo, babati muna tayo. Mirna S. Canta, Bro Abby Cagampan, Alice Romero, GW, Mirna Sadi. Bakit bunso ulit? Jenny Ramos Nicolas, Catherine Claro, Mario Matutino Jr., Ate Sibilita Lamarca, Lulu, Danny Ancheta, Benny Kimson, ayan, Randy Gorospe, Victima 147, ayan, Pevoli, Ate Esther, Abongacious Cuyano, Mile Adarne, Mariam K. Concepcion Condes, at Don Angeles. Ayan, mega shoutout ulit sa lahat. And habang nag-iisip din naman kayo ng sasabihin nyo, no, ayun, plagiarism. Thank you, pe. Ayan. No, the copyright is different. There's a big difference between a plagiarism and copyright case, no? Ayan, magkaiba yung dalawa na. Yung plagiarism, kasi bakit ko sinabing kinopya, no? Dahil nga dito sa, nagsimula sa bulong at marahan lumakas, naging isang tinig at ngayon ay ganap ng nakakabinging hiyaw. Ang dialogue ni BBM nun, sigaw. Pero yun pa rin, di ba? Nag-umpisa sa isang bulong, marahan, lumakas, naging isang tinig at dumami ng dumami ang mga sumanib. At tayo'y patuloy na lumakas hanggang sa ito ay naging isang nakakabinging sigaw. Tayo ay magsama-sama. Right? At sama-sama tayong babangon muli. O, diba? Nandoon yung... Nagsimula sa bulok. Baka ang gumawa ng dialogue lang yun si BR, kayo naman. Baka si BBM lang yung nag-release. Diba? Ayan, Jill and Nev, mega shout out. Sabi natin si Bilita, sila magpa-drug test, lalo na yung mga puon ng mga taga-Dabaw. Yung si Baste, gobas na gobas, kasama niya sa video ni Ibong Adarna. Sabi ni Priscilla Manlapas, nasusuka ako. Saan? Buntis ka. Sabi ni Alice, the accuser ang magpatunay sa akusasyon, hindi ang accused. Absolutely. Kaya nga sinasabi nga ni, ano, kaya tulad din na nabanggit nga ng isang abogadong matinong magpaliwanag, no? Eh, before anything else, they should make a research regarding this, no? Then, napag-usapan din, no? I make also my own research. Sabagay, dati ko na namang alam yan. Ang dahil nga sa mga kaibigan ko sa narcotics before, no? Na, for the hair follicle kasi, hindi naman yan maglalas in a lifetime, no? Nag-fade yan within the period of 3 months, okay? So, kung recently or 2 months ago, gumamit ka, pag sa hair follicle, may chances yan nandiyadyaan kasi, at depende sa paghaba ng buhok. Maliban na lang kung wala kang buhok. Wala hair follicle, di ba?
Magandang gabi. Tuloy daw mura-mura rally sa Davao Reject kasi dito sa amin sa Bulacan. Mura-mura rally, ano. Lulu, may kasi kumusta, ayan. Sabi ni Danny, na-obera ni PBBM si Diging na malayo, kaya puro epal na mga DDS Tilawan, mamatay sila sa inggit. Kay PBBM kaya mga epal, maatake na kayo, epal pa more kayo sa PBBM administration. Sabi ni Arandi, kahit po ako pinanood ko rin si Attorney Claire. Oo nga, kasi maganda nga siya magpaliwanag. I used to tackle things, no? Sabi ni Jilan, kakahiya si Big Rod. Parang Rodman, ha? Diba? Isigaw natin sa nailabas ni Duterte ang kanilang salt. Uy, meron nga ako nabasa eh, no more Duterte. Sa comment. Ako nagugula lang ako sa dami ng bansag eh, no? Sabi ng aking source na si Zuma yung part 2 ni Hitad Locaret. This is a preparation of the said video, Paul Boronic edited. Ala, mabigat talaga yung kanyang source. Isipin mo si Zuma. Si Galema, hindi source, Benny. Di ba? No, going back to ano, tayo, sabi nga pa, binasa ko muna yung mga comments, no? Kasi mahirap matabunan eh. Sa kasi may nakikita ko na ano na may importante tayong dapat basahin. Then lang naman di ko basahin yung iba, baka magtampo naman kayo dyan. So balikan natin yung situation na yon na natutuon siya, goods pa sila, no, naging executive secretary siya, all of a sudden, na sinabi nga ni Tata Balak yata tumakbo sa Senado na ano raw ba yung kinalaman sa politika ni yata, ano ba naging position ba, barangay official ba, parang ganun ni JPE before na napasadahan yun, diba? So at that point is kung may alam siya, so ano magiging mukha niya, no? Lalagay natin sa salitang kung, no? I don't want to be misquoted, so I quote, kung totoo man, okay? Kung totoo man, no? Yung allegation, okay? Don't make me wrong, ha? Don't put any words in my mouth. That's why I'm using the word kung and I quote, okay? Kung totoo man, no? That period of time, way back 2012, according doon sa paper na nilabas nila, na mali-mali spelling, walang mga karugtong na mga documentaries, no, ano ba nangyari, kung ano nangyari, kasi di ba kumbaga sa ano eh, may pre-operation at post-operation, right? Oh, so naka-record lahat yan, which is how it will be recorded if there is no document control number, right? Oh, so at that point, how it will be traced? Yan ang sinasabi ni Marimau na hindi na kailangan yung ganun, sa computer. Ha? Di ba document control? Sino sa inyo dyan na nagtatrabaho sa document control sa isang kumpanya? Lahat ng dokumento, may nakalagay na document control. Right? Or sabi nga, di ba, may series number yan eh. Of any, kung paano nyo man ginagawa, that's why you make those tags or you make those numbering on controlling all those documents na ipinapile sa opisina. Kaya nga, di ba, sabi ko nga, in any legal or authorized or any documents printed, signed, blah, 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 no, public man or private man, you can always see doon sa end line ng paper na kung saan na-distribute yan, di ba? For example, ang nakalagay na halimbawa na involve halimbawa accounting, finance, di ba? Management, no? Bawa GM, operations, HR, di ba? Yung mga memorandums, no? Sa dulo, file. O, kung walang control number yan, ano yun? Basta lang isinaksak mo dyan. Yun ang pagkakaiba ng isang matinong abogadong nagpapaliwanag who handled criminal cases, especially di sa mga drug-related cases, sa isang abogado na biglang naglabas ng statement
na naggusto pa yung hair follicle. How he will stand, or how he will face, or how he has the face to face the people of delivering such a statement when before we knew that he is on the side of BBM. So, kung alam niya yan, sabi nga natin, we are using the word kung before, at that period of time, Bongbong Marcos as a senator, no? Then suddenly is nandoon yung drug test. Dalawang beses nga nangyari yun, 'di ba? Dahil nga sa naging issue, nauna na nga si BBM, 'di ba? Pinaulit-ulit yung drug test, in-include pa nga yung sinasabi nilang cocaine. So now that you are claiming this, na dapat na ang title pa niyan drug test now. So how you will grab the trust of the people to be on your side when you yourself, no, again, naulitin natin salitang kung totoo yan at alam mo yan and you defend the person way back on the campaign period regarding the submission of those drug tests twice, ikaw yung nagsasabi na sadyang mahirap ipaintindi sa ayaw umintindi at ipaunawa sa ayaw umunawa ang katotohanan. So there's nothing for them to do, there's nothing for them to say, all is well, no? And eventually, hindi naman yan requirement sa mga kandidato. So if he is saying na nararapat na tanggapin at isigawa sa lalong madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan, so it's not only PBBM he's calling, but he's calling the president up to the barangay tanod na magpa-drug test. Correct me if I am wrong. Mababasa nyo naman yan. You can look for his Facebook page. Nakapost yan. No? Wala tayong binago dyan. Sabi nga dito, word for word, letter for letter ay ating kinopya upang ating ipahayag. No? Kaya nga nakalagay sa dulo, ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Puro siya nasa gobyerno, mga nasa gobyerno. But he is pointing to PBBM because he includes on his post nga yung sinasabi na operation paper ng PIDEA dated March 11, 2012. Right? So kaya nga tanong natin, baka mag-react na naman yung iba, kasi minsan may mga kahit kakampi natin, no? Tapos sabi nga natin, minsan po babasahin ng maayos yung mga tinatawag natin na punctuation marks. Kaya po may nakalagay na quote doon sa daw. That's because it's addressing for because somebody mentioned na kasi ang konteksto nun, wala nang tiwala. Eh, wala nang tiwala at respeto. Kaya nga sinabi mo, hindi niya sinabi, hindi ikaw. Sinabi niya ni BR, ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. O siya may sabi, no? Kaya nga nakalagay sa ating titulo, di ba, Marcos Jr., wala nang tiwala at respeto ang mamamayan. Wala na daw ang tiwala at respeto ng mamamayan. Malinaw, ah. Para nakukomprehend ng tama, ah. May question mark. Wala na daw ang tiwala at respeto ng mamamayan. Di ba ganun pagbigas ng pag nagtuto sa school, patanong. Nakakalimutan na kasi sa panahon ngayon kasi ngayon konting comments ang katutang exclamation point. Hindi naman dapat magtanong, ang daming question mark. Right? Hay buhay. So ano nangyari, attorney? Ano yung iyong punto? What actually you are insinuating with this post? Na tipo bang trying to be part ng ingay dahil sa nababalita na ikaw ay may planong tumakbo bilang senador.
Jenny Ramos Nicolás, yes, katuloy ni Jenny, tamo, ang daming question mark. Inaasar ko na si Jenny. Sabi na, sabi ni Pebowli, dito nga sa Hong Kong, ultimong mga application sa visa may mga control or reference number. This way, they can trace every transaction you make. The fastest way because it is recorded on their database. Absolutely, Pe. Hindi po pwedeng wala. Yan. O, yung mga simple flow of operation nga, ano eh, as I explain nga eh, the control number is regarding doon sa tinatawag na like you make a code P for production, I for inventory, no, D for delivery, tapos lagi nakalagay lang doon yung date. So pag dinud-sunod mo yon, alam naman namin yung aming flow code kasi namin yun eh, control number tawag doon. Tapos sasabihin tayo mag-ooperate ang PIDEA. Tapos walang control number. Mali-mali pa spelling. Walang pangalan ng mga police. Sino yung mag-ooperate? Right? Ano yung dala-dala sa sakyan? Oh, ano yung report? Ano yung post-operation report? Nasaan? And suddenly, people will just simply say na, legit yan. Sasabihin pa nito si Tikya na, magaling, matibay ang source ni Maharlok Alokang Hitan. Source ni Kibs, si Maharlika. Source ni Digong, si Maharlika. Source ni Harimau, si Maharlika. Ayari. Sayang ang CF. Diba? Oh. Yun lang yun, isang chismosang hitad na nangarap na maging ambassador ba? To the US, na hindi na pagbigyan, no, ano ba yung capacity ng isang, to be an ambassador, alam mo naman kailan, ambassador nga ba, tama ba? yung the way you talk, right, knowledge mo on how you deal with people. Kasi kahit nung ini-interview siya na pinipilit niyang magpa-demure na dyan sa samahan ng mga Nabaliw Incorporated, Marites, that matters. Eh, ano yung pilit na pilit, pero doon pa rin yung kaya nga tinawag yan na pulboron eh. So that's how you will talk. Kasi sabi nga, it's you. Diba? Kasi in a way, no, if you are working at or if you are dealing in a corporate world system, you know, and you adjust on how you act, kasi normal yan eh, di ba, mag-a-adjust ka. Ito yung ikaw in sa formalan, ito yung ikaw doon sa casual, at ito yung ikaw doon sa bardagulan. Yeah, yan eh. Kailangan, the different faces, no? The different you, right? Hindi pwedeng you as you alone. That people should accept you because that is you. At hindi ka plastic. Hindi ka plastikan sa isang tao yung pag-adjust mo. Sa isang angulo, because alam naman nasa formalan ka. Darating ka dun, nakamaong ka. Nakasando ka. Right? Kasi hindi ka sanay. Parang yung dating presidente na wala siyang pakialam kahit na dumalaw sa ibang bansa at yung mga kaharap niya ganun, basta gusto niya yung putones niya bukas at pasiga-siga siya doon. Kulang na lang na sa gitna ng meeting, parang nung mayor siya na may malabas pang picture dati, di ba, na nakataas pa yung paa sa lamesa. Right? So, eto ako eh, siga ako eh. Ay, upong ganun, nakataas pa yung pangga niya eh. Anong kailangan niyo sa pusina ko? Ganun. So, you should act in accordance to sa situation. No. Hindi naman sinabing pakaplastikan yun, but you act in accordance to where are you, what you're doing, whom you're dealing with. Diba? So, ganun yung tinatawag na eto ako pagka kami lang ng pamilya ko, eto ako pagkasama ko mga tropa, eto ako pagkaharap ko yung mga boss ko, eto ako pag nasa gitna ako ng trabaho. It's a different phases of you, which is normal. Kasi sabihin, flexible ka. Para kang tubig, di ba? Pag nilagay ka sa baso, baso ka. Pag nakalagay ka sa galon, galon ka.
Okay? Oh. Now, dealing with the situation, ano ang eme? VR. Sakit sa bangs, di ba? Yung binili natin, ano, yung binibili natin na needs may date production and separation including the barcode. Oo naman. Generoso Kirao, may ka-shoutout, maayong gabi e. Ayan. Wala pa ba pumapasok na tabogo that Rick? Pag meron, itag mo na ng makalis kisan. Wala pa naman. Sabi natin si Bilita, nasaniba na rin ng masamang espiritu yan si BR. Namamahay na ang galit sa puso kaya ganyan na ang naging ugali niya. Actually, Ate Sibilita, he is the one who made that bad mood, eh. Right? He's the one who put himself in that situation. Isipin mo, gagawa ka ng isang dokumento, papipirma mo si Presidente, declaring your position, and your position is above the person who put you on that position. Kontrolado niya ang lahat, eh. Dadaan lahat sa kanya, eh. Eh di wow. Baka pa rin si mga kapatid Presidente sa kanya magre-report, di ba? If PBBM take again a drug test, is this the way to stop their ngaw-ngaw? I don't think so. Eventually not. They will always create bucket, no? Kasi nakikita natin dito, sa patuloy nilang pagngaw-ngaw nito, Benny, is in a manner of trying to cover up the issues na lumabas regarding dito sa WPS, no? So that's why they're trying to pinpoint na sinabi nga ni Digong noong January 28, meron tayong presidenteng addict, di ba? Bangag ang ating presidente. Bangag si Bongbong Marcos. Bangag kasi nakipagkaibigan, muling pinagtibay ang pakikipagkaibigan sa Amerika. At pakikipagkaibigan sa ibang bansa na patuloy na nagpapalakas ng ating pakikipag-ugnayan sa mga ibang world leaders, no, na patuloy din nagpahayag ang napakaraming bansa ng kanilang suporta dito sa mga inilalatag ng ating Pangulo, na the only question lang is it safe to do business in the Philippines when in accordance to your constitution, eh, medyo komplikado and we might end up losing our investments because it might be declared unconstitutional by your government. Kaya nga hinihiling nga yung 3-point agenda, number one nga economic provision. Right? Na pinili tahi-tahiin itong mga ulaga, lalong-lalo na itong si Xi Digong, nang tanging ninanais lang daw ni PBBM ay mapahabang termino, no? At mauwi sa pagdideklara ng martial law katulad ng kanyang ama, na wala naman din niya naging reaksyon ang kanyang supposedly super ate. Right? Sabi Alita Linta, mega shout out, makikinig lang here, Dadrick, busy ang lola. Aldrin Punasen, mega shout out. Sa kampanya, meron na drug test si PBBM. Negative naman, pero ibang candidates din sila nagpa-drug test. Lalo na sana si Lenny Lugaw, luwa ang mata, takot magpa-drug test. Diba? Ay, tahimik na naman na si Lenlen ngayon, no? She's no longer involved with any issues regarding this. Ayan na natin siyang manahimik. In fairness, tahimik siya, diba? Frederick, yung date ng magkaiba March 11 at yung Unit 4 sa 2nd Doki March 10. Tapos yung Unit 442 si ang tanga. Ano yun? Frederick, yung date nga magkaiba March 11 at yung Unit 4 si sa 2nd Doki March 10. Tapos yung Unit 42 si. Tapos ano yung date? Ang gulo mo. Ang gulo, gulo lang, Benny. Ang tanga, bobo, nag-edit. Pekinis yan. Ako na kung ano na nababasa ko rito, eh. Si BP, masasaniban talaga ng masamang espiritu. Kay Pastor Kips ba naman dumikit? May sa demonyo yun. Pag napapag-usapan si Kips, lumilingon ako. Baka sugurin ako ng kanyang mga kampong ipis dito. Roberto Herman Jr., make a shout out.
PBBM don't need to take a drug test. Marites de Duterte, pag pinatulan mo, ikaw ang magpa-drug test kasi maniwala ka eh. O, kaya nga, di ba? O, naghahamon pa siya. Eh, paano? Eh, nung ating ni-research yung fentanyl na sinasabi na ibinigay ng doktor, eh, mas matindi yun. Ang fentanyl pala is tinatawag natin na cocktail, no? Opioids, cocaine, ano pa yung isa? Opioid, cocaine, tsaka ano yung isang klase ng droga? Binutunaw. Oh, opio, cocaine, at tsaka tatlo kasi yung pinakamain eh, no? Na ginagamit sa kanya, kaya siya malakas, di ba? Kaya nga, bangag. Nanay ko nga, no, inooperahan eh, pag kumikirot na, yung morphine, di ba? O, pagkatas tumira ni air mats nun, di ba? Inamin mo yun, makita mo kung ano na pinagsasabi. Bangag. Kasi nga, para relaxant nga, hindi mo maramdaman yung kirot eh, di ba? Yung bangag na sinasabi nila ay umaayon sa kanila kasi sila talaga ang bangag na bangag. Aren't two cents make a shout out? Sabi ni Lulo, Dadrick, parang pumayat ka. Oo nga. Lala makain. Stress lang, Lulo, stress lang. Ayan. Sabi natin, Esther, sir, kumusta na po yung t-shirt? Excited na magkaroon ng t-shirt na may pitch ni PBBM. Isusot ko yun sa may sa okasyon sa Laguna. Inaayos, inaantin ko pa yung ibang mga nasa listahan natin, Esther, regarding sa mga magpapadala ng payment. Kasi yung iba, inaantay lang yung sahod nila. Ayan. Kaya sabi ko, ipunin ko lang muna. Nadudulang lang naman yun. Wala naman laman yung GCash ko, kaya siya lang ang nakalagay doon. Sabi ni Arin Tusens, kundinahin muna nila ang China, mga Dutertes and supporters, bago drug test. Saan na? Tingnan ko lang kung tatahimik mga yan. Ayaw nga nila magsalita eh. Trigger Woman 888, hello sa lahat. Ayan, mega shoutout, Trigger Woman. Ayan. Basta. Joke lang, Dadri. La, grabe siya, ala na makain. Ano yun? Ko pala kasi, ditin yun, 20 petot na bigat. Hindi, nahanap ko kasi malulu yung ano eh, yung 7 petot ni Digo. Nahanap ko yung 7 petot eh. Ayan, at Esther, ayan, sabi. Ayan, iniantay ko palang yung iba. Nag-PM naman kasi iba. So, kailangan ko lang i-arrange kasi pag dinala ko na sa printing yun, kailangan ko na rin magbayad. Mahirap magpa-print nang wala akong daladalang pambayad. Santivirus wants to investigate about gentleman agreement and that committee is under by Aimee Mao. Why Hontiveros try to bypass Aimee Mao committee? Eh, tinatanong nga natin, Benny, di ba? Oo. Oh, dead ma si Ime. Ay, nandito nga pala si Ime kanina. Doon sa Tamaan. Ang traffic nung umaga, ang traffic. Tapos sabi ko, ano ba yung poster na yan? Yung pala, hindi ko lang alam kung ano yung event na parang cooperative or something. Tapos, speaker daw yata si Ime. Eh, meron daw entrance fee na 200. Dahil doon sa event yun na, walang kinalaman naman si Ime. Baka sabihin si Ime yung nagpasingil. Wala mo siya kinalaman sa event. Speaker lang siya, bisita lang siya. No? Doon yata yun sa organizers ng event. No? Sabi ko eh, na akong 200. Para sana baka pwedeng makausap si Ime, matanong. Isa lang naman tatanong ko, anyari sa iyo? Bakit pa na yung banat mo kay BBM? Baka bigla akong bitbitin ng mga security ni Ime. Diba? So, pwede na pong mag-send ng payment sa t-shirt. Pwede na naman po, Peboli, ayan. Ibang PPM nga sana kasi ina-arrange ko kanina eh. Then, sa mga iba pa nga pala, singit lang natin, no?
And before anything else, I would like to thank yung ating mga bagong subscribers. Sabi ko nga, sana mas nakikita namin kayo. So kung bago ka sa channel ko na to, at bago ka at magsasubscribe ka, huwag mong kalimutang kalabitin yung bell at ilagay sa all para naman lagi kang manonotify. Okay? Nakakatuwa lang, we already reached yung ating 20,000 subscribers. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tiwala, sa suporta, sa patuloy na pag-subaybay dito sa ating channel na kahit ganito lang itong ating setup for this time na naka-vertical, wala tayong masyadong malating napapakita eh. Diba? But at least sabi ko nga, pamilya naman na halos ang lahat sa issues, no, na nangyayari. Sabi ni RN 2 Cents, order ako t-shirt kung meron tatak. I think it's fentanyl. Alang ya, RN 2 Cents. Ano, ipapalagay ko sa likod? Kasi nakita mo na ba yung design? Di ba, nakapost naman dyan sa community. Yung WPS, tapos I stand with PBBM, tapos sa likod na doon yung Bagong Pilipinas, tapos nakalagay Filipinos do not yield, right? Tapos sisingit ko si Digong sa gilid, lalagay ko I think it's fentanyl. Ay, baka magmukhang comics RN 2 Cents, diba? Ayan. So sa mga nagnanais pa po na umorder, nandito naman po sa ating post. At nandiyan din naman po sa ating description below, sa pinakababa, yung ating link ng ating messenger, no? Para po sa mga necessary details at ma-inform ko kayo. Ayan. Sa mga nagnanais na to stand with PBBM, na mga nag-request kasi dati na mag-design ng t-shirt, no? Sa mga nagsasabi na o-order, PM-PM na po para maidala na natin at mapaprint na para excited na rin ako maisuot yung ating t-shirt. Right? At sana nga makita pa na, mas makita natin yung mga nadadagdag sa ating subscribers, no? Reaching this, eto man, matagal nga tayong natenga, no? 6 months last year, right? Hopefully, sabi nga, mas makikita natin na dumadami nga yung ating mga nakakasama. Okay? Parang pabi nga ni Bunso, nangyari na dati ito eh. Para bang padami lang ng padami, pataas lang ng pataas, pero tayo-tayo pa rin. Kasi nakakatakot. Diba? Hindi ko alam kung matatakot ako o ano, but at least nagpapasalamat ako. If it is a legit and organic subscribers na hindi nandito para tayo ay muling sirain. Maliit lang po ang The Reality of Life channel. Dito ay real talk, real life. Okay? Wala tayong kung anik-anik na mga pinagsasasabi. Ang pinag-uusapan natin dito ay issue-based national issues na tayo nagbibigay ng ating malayang pamamahayag at ng ating malayang ekspresyon, no? Wala tayong sinisiraan, tayo nang aasar lang. Kaya katulad itong ating binasa na pahayag ni Atty. VR, sa kanya po nagmula ito. So many are asking regarding nga sa what happened. Sa bagay, nakita na naman natin yan. Nung panahon na siya executive secretary, ang tagal na buo ang tagal mabuo nung tinatawag na gabinete ni PBBM, no? Ang tagal na delay nun. Dahil nga may naging issue pa na diba sa na para bang dumadaan pa sa kanya of such amount para ikaw ay ma-appoint, di ba? May mga ganong issues na nangyari, right? Then suddenly, if he's speaking this way, ano, eme? Di ba? Ano, eme? Right? Yun lang naman na nagiging takbo eh. So sa mga nakikita natin at patuloy na drama na nangyayari sa paligid, sa social media, and many people are being involved with these issues, no? Hati talaga ang damdami ng mamamayan. From the loyalistas,
to the DBS, to partisan and political overview, and ang nakakalungkot nga is between the family itself. Now, itong issue na to, calling out for, anong dapat hilingin ng mamamayan? Ito, matagal ng issue to eh, di ba? Na marami mga mambabatas ang kumontra. Right? So, kung tayo bilang mga simpleng mga aplikante, pag natanggap ka sa trabaho, minsan nga nag-a-apply ka palang, hinahanapan ka na ng mga requirements eh. Hanapan nyo ng requirements pag tinanggap nyo. Hindi yung nauna requirements, hindi nyo naman tatanggapin, pinagastos nyo pa. Is it time for the Congress, lower and upper house, na i-require sa sarili nila, di ba, sa mga kakandidato na magkaroon ng drug test? Doktor, para wala nang isyong ganito eh. Di ba? Lahat. Tuta, sabi naman ni BR, official, sa mga official ng pamahalaan. Di ba? He's talking about the entire government. No. So, ibig sabihin, from the top hanggang sa pinakamababa. Right? Oh. Kung sasabihin na tayo lang bilang mga pribadong sektor ang kanilang hinihilingan na isinabatas, pero sa batas sila bang against, they are above the law, may mali. Right? Mungisius ko yan, no? Salamat. Awesome! Ayan. Oh. Diba sa ganung sitwasyon, to be fair, nang wala lang ganitong kung ano-anong issue, why not do it? Why not put it in our constitution? Siyempre, bubuksan mo talaga ang constitution, idadagdag mo yun. Hindi po pwede sabihin na batas-batas lang dapat constitutionally. Because ang kinakatwira ng mga ibang kumakandidato o ibang mga nakapwesto na sa gobyerno, it is against their constitutional rights. So pag politiko ka, it is against their constitutional rights. Bakit? Tayo bang mga pribado sektor ay puro lang constitutional left? We all have our constitutional rights because we are part of that constitution and we are under this government, that this so-called constitution is our basis of following the so-called law and order of our country. Diba? Kung ganda lang magiging takbo na tayo lang sa privado sector lang pala, yung nire-require, tapos pagdating sa kanila, hindi. For that reason na masasagasaan ang kanilang constitutional rights. Bakit kami po? Wala ba kaming rights? O sa mga mambabatas, sa 380 na nasa Kongreso at sa 24 na mapurol dyan sa Senado, ay hindi naman pala lahat mapurol, no? May mahasa-hasa pa rin naman. Pumupurol eh, nandahil sa usapin dyan sa cha-cha. Pumupurol eh, nandahil sa ilang beses sinabi ng presidente na sila yung mamunguna. Pumupurol eh, kasi puro na lang grandstanding ni Nana is yung mga dapat nila intindihin, hindi naman nila na uuna. Tapos dito sa mga usapin na to, ang landing, constitutional rights. May mali. So, if the Filipinos will ask, no, for the charter change in basis of the so-called plebiscite, no, dapat kasi dyan, kung isasabay yan, nasa katulad kasi nandiyas ng ating Pangulo sa eleksyon, di ba, 2025, no, boboto kung pabor ka ba sa cha-cha or na, tapos dito sa mga point na to, baka pwedeng magkaroon ng written, choices or written suggestions na gusto namin isabatas na kayong mga politiko magmula sa presidente hanggang sa ma-appoint na barangay tanod ay merong ipinasa na drug test. Di ba, ang dami ng mga kaso niyan, addict si kapitan, di ba? Drug lord si mayor. Right? Pusher si konsehal. Di ba? Oh.
Eh, gawin nilang mandatory. Hindi pwedeng tutumbukin mo isang tao lang, and many people will sacrifice for that because sasabihin na inaakusahan kita na ikaw ay isang addict. Ikaw ang maglabas na ebidensya sa akusasyon ko. So, magawin nilang mandatory yan, di ba? Kung sa trabaho, ano sa trabaho, sa normal ba? Yearly ba? Di ba? Oh, as BR uses the word mga opisyal ng pamahalaan. So, we are talking about the whole government, highest to lowest. Para, ano, para diretso na. Ang dami niyong drama, ang dami niyong kontra eh. Oh. Sa batas nila, ang drug test is mandatory to Marcos's candidates only, para walang gulo. Ano yun? Sa batas nila, ang drug test. Sa batas nila, ang drug test is mandatory to Marcos's candidates only, para walang gulo. Ano yun, aren't two cents? May kulang ba sa pagkakatay? Sa batas nila, ang drug test, parang sila sabi mo, para... Pero mandatory lang sa mga Marcos's candidates only. Ikan. Pakiulit niya, ang gulo eh. Isa batas, any president can change the constitution except Marcos. Okay na yun. Musit. Ah! Sarkasam pala yun. Sorry, hindi ko na-capture agad. Sabi ni Ross, Ross Solen Studios, we are looking for radio host. Ito ang R News. Then, your voice will suit our show. Oh yeah. Naghahanap daw si Rosalind Studios ng radio host. Ano? Magre-radio host na daw si Daddy. Rosalind Studios, mega shout out. If you feel so that I will fit your requirements regarding that, we can talk. My contact numbers is on the description below. So you might reach out, and I will just reply once you send some information regarding your comment. Okay? Sarcasm only. Oo nga, naguluhan akong bigla. Aren't two cents eh. Oh, may baliw sa baba. Yan ang sinasabi. Who's this, pansit? Sino yung tatanong? Sandali lang. At may nagtatanong. Ayan. Dumidikit. Ayan, sinagot lang natin, importante yung inquiry. Sabing ganun, oh, may bumanat dyan. Baliw. Yan ba mga trolls? Bunso, bakit mo hinayad yung Rosalind Studios? Bunso, ang dapat mong hinayad, ang dapat mong binaril yung Vince Ramos. Hindi ko alam kung sino yung baliw eh. Tayo ba sinasabihan niya? Or ano? Ah, bunso, nagkukwento kay ni Lulu, bigla kang nagbaril. Basa-basa mo na, ganyan nangyari nung nakaraan kay ano eh. Diba? Oh, pangalan nun? Hanggang sa nagpalit tuloy ng pangalan sa YouTube. Hindi ko matanggal eh. Hindi ko ma-unhide eh. Wala, hindi ko ma-unhide. Ayan. Kinakausap ko pa, bunso eh. Ayaw mo ako marinig sa radio, bunso.
Ayan. Kasi pag moderator ang gumawa, moderator ang makakapag-unhide eh. Oh, so kailangan ka kaya mababasa ko lang, di ba? Oh, in-unhide tapos in-hide ulit. Ang gulo niyo dyan sa baba. Di ba? So at that point is, kaya na lagi natin sinasabi, sometimes hindi natin maintindihan yung mga papasok, magmumura lang, tapos aalis na. Bakit nga ba natin sila binibigyan ng oras? Simple lang. Baril agad. Diba? Oh. So at this point is, hindi natin talaga naintindihan ano tong eme-eme. Diba? Na why BR should do this when he is the one announcing regarding the drug test before, and suddenly he is nakikimingle no dito sa usapin na to, and actually having it's just not now pero nung dyan nga sa mga event ng murahan rally, gagawa ka ng hindi maganda, nagkaroon ka ng posisyon, may mga issues regarding doon sa mga malalaking bayad na consultants from the family. Ang daming issues nun eh, no? So, when he was out, nakita natin na siya ay talaga namang nagpaon, no? Yung tinatawag na grudge, no? And speaking this way, how people will believe a person na sasabihin na you are the one who stood still on that period of time explaining things, at alam mo dapat, di ba? Alam mo dapat. Kung alam mo, di sana, hindi na lang ikaw yung humarap and explaining regarding to sa drug test. Kasama ka, nagpa-drug test, and explain. Nga now, without, as a lawyer kasi, ang chinachallenge, ang naging challenge din as a lawyer eh. Being a lawyer, dapat hindi ka basta-basta bagay, hilid yung magagaganyan eh. Yan na kasi ngayon eh, no? Kaya nga, wala nang kwenta yung pinag-aralan mo pag sa social media ang pinag-uusapan. Right? Pag nasa social media, pag nagpapasikat sa social media ang tao, wala yan kung ano yung tinapos, ano yung level ng utak, ano man yung katayuan sa buhay. Pagka gustong magpabida, gora lang ng gora. Diba? Unang-una, being a lawyer, andyan lang. Tagasan ba si BR? Ang nakalagay dyan, sa may Piñahan, Quezon City, yun ang nakalagay na address sa ibabaw, no, sa letterhead, diba, ng PIDEA. Dating lang, sigurado, kung pagbibigyan ka man ng PIDEA regarding sa request mo to check, siguradong mahihilo ang PIDEA dahil ang unang-unang itatanong ng PIDEA, nasan ang control number? Right? Kay Jason Sean, make a shout out. Sabi ni Ben, nagsanipwersa na ang BBM supporter at Pink Lawan. Hindi naman. Kung maaaya ng mga Pink Lawan or ang mga Dilawan sa tamang ginagawa ng Pangulo, hindi naman yun ano. Sabi nga, tinitingnan mo eh. So, halimbawa, nandoon ka sa kabilang panig. Katulad na sa mga sinabi ng mga Pink Lawan, no, before. Yung mga nakatanggap ng pabahay, di ba, na-approve yung kanilang application, tapos naglumipat na sila, ang daming nag-cover niyan, right? Ano sabi ng mga Pink Lawan? Maganda pala ang pamamalakad ni Bongbong Marcos. Ako ay nauto lang na ganun. At sa totoo naman, hindi ko naman talaga alam. Kung bagsan ay para bang nauna yung galit na wala namang kinalaman doon sa katotohanan. Wala naman sila doon sa aktual na senaryo. Narinig lang, nakiayon na, kasi nga ang tawag doon na mindset. So, katulad nga na sinasabi nga natin for many times, no,
na ang reaction niya ng mga dilawan, they opt to agree and they opt to disagree. They opt to agree regarding the stand of the president regarding dito sa pagpoprotekta ng ating soberenya. But they are not, they opt to disagree regarding this usapin regarding dyan sa charter change. Siyempre, pagka may ano sa charter change, mahihirapan silang makabalik. Kasi nga, di ba, na-swipe out nga, kaya malaking galit nila dyan kay Xi Digong. No. Yung pagkakakulong ni De Lima na napakahabang panahon na, yeah, she might trying to delay things out, no? Or is it the delay coming from the government of, under the regime of Digong? Etong being acting like above the law of trying to dismiss yung amnesty ni Trillanes, di ba? Which is final and executory according sa ating Korte Suprema, right? So walang grounds para gumawa siya ng ganun, no? Dictating them, di ba? Kaya kasi sinabi nga lang ni Laila De Lima na she's thankful with this government because hindi niya pinakikialaman. No? Tsaka unang-una, hindi naman talaga maaaring kontrolin ng presidente ang magiging gano'n ng Korte Suprema dahil they are a co-equal body. Nonetheless, na alam na. You know what I mean, di ba? Elizabeth, mega shout out. Ayan. So at that point is, paikot-ikot sila sa issue ng pulboron. And they're trying to withstand, nasasabihin na talagang sigurado-sigurado sila sa kanilang tinatawag na evidence. Maglalabas na lang evidence. Akala naman nila basta maniniwala ang bayan. Tapos sasabihin, yan na yun, yun na yun. Then, nadamay pa pala si Maricel Soriano sa kwento. Sanay manampal si Maria, di ba? Pag nagkaharap kay Yaya, hindi kayo bumaling sa likod ng mukha niyan. Di ba? Oh. Sabi ni KJ Asuncion, welcome yellow sa bagong Pilipinas. Layas mga pro-China, may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Yung Intel agent ng Payday, ano yun? Yun ang naglalabas ng Polvo video, yan ang sasabihin ni Locaret. Ano yun? Yung Intel agent ng Payday, hindi Pideye, Payday, yun. Okay, sinasabi nilang antibay daw ng source ni Maharlika. Matibay pala eh. Diba? Ilabas nyo. What are you waiting for? Ako, diba, paulit-ulit ko na sinasabi. No. If, again, and I quote, if the president is using drugs from the date he claimed the presidency, no, June 30, 2022, up to date, right? Within this period that he is the president. Because, siyempre, talaga mag-aalala ka. As I grew up in the slums of Tondo, siyempre, alam mo yung magiging galaw ng isang isip ng mga, sasabihin mong, long-time users. Right? Aari akong kabahan kasama nila na sila nagsasabi ng kami ay kinakabahan na mailagay niya sa balag ng alangani ng ating bansa. Right? Oh, if they will show a legit video that he is president now since June 30, 2022 up to date, as makakasama nila, kasama niya lang akong sisigaw for the president to step down for the safety of the Filipino people. Kasi sabi nga eh, pag nakikita mo yung mga galaw na sa mga long-time users, no? Lalo na pag bumababa yung amats at nagiging dependent na sila, kaya nga addicted eh, dependent na eh, right? He might make decisions
that will surely put us in jeopardy. But if the so-called event of that situation was on his younger years, and like yung sinasabi nila 2012, no? Ano yun? I-revoke na lang yung kanyang pagiging senador. Diba? Ay, yung pass na eh. Pass na eh. Diba sinasabi, aminin mo lang, mapapatawad ka naman ng taong bahay. Diba? May ganun pang drama si Maharlika. Yeah? Oh, yeah. Baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Sinagot din niya ni Harima, baka mapatawad pa ng taong bayan. Kita nyo ha, iisa yung litanya. Diba? But the best thing is delikadesa. Diba? Resign. Oh, kaya sabi niya rin, resign and let Sarah lead. Eh di wow. Mary Jean Gonzaga, mega shout out. Lea Tampoy, mega shout out. Naniniwala sa ginagawa nila, Dadri, kapwa nila tanga, di tayo kasali doon. Ay, buhay. Oy, Lulu, baka gusto mo umorder ng shirt. Nakita mo na ba? Ang ganda. Len De La Cruz, mega shoutout. Si Rick, na-late po kami ni Mrs. Good PM po. Shoutout sa lahat ng PBBM loyalist. Ayan. Yan din ang paliwanag ni Atty. Claire Dadri. Kasi nga, Connie, di ba, unang-una, if you are looking on the same, we are looking on the same page. We are reading the same paper. We are reading the same statement. And we are listening to the same dialogues of those people shouting for BBM to step down. Right? So, eventually, no, isa yung ating binasa, isa yung ating narinig, isa yung ating nakita, na magsasama-sama yung mga bugok, bulok, at bobo mag-isip, no, nasasabihin na isang piraso ng papel, as explained by Harimao, na hindi na naman kailangan pang i-record yan. Operation paper yan eh. Blah, 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 blah. Kaya sagot nga natin, di ba? Ha? Bakit naglagay pa ng line doon na ano, na control number kung hindi kailangan? Right? If it is not needed to be included in that piece of paper as like what Digong is saying in accordance doon sa arbitral ruling, sigurado ko may control number din. Di ba? Oh. At the end of the day is na hindi magtagpo yung ating pananaw sa mga malalawak mag-isip. Dalawa lang naman eh, di ba? It will end up in two sides eh. No. Because I'm a person who believe that there's only two sides eh. The left and the right. Top and bottom, front and back. Di ba? Oh. Walang maybe. Maybe this time. Di ba? May pinipindot ko. Tinining. Tinining. Ayan. Ate Melita, kung nanonood ka, naka-live lang po ako. Hindi, may nagsend kasi ng payment doon sa shirt eh. Ayan, sinend lang yung ano. Good evening, present, sabi ni Melinda De La Cruz. Ayan. Asa na ba? Propagandi si Maharlika, boycott. Ay, sabi nga, kung nagawa nilang sira, manira na ibang channel, hindi ba natin kayang gawin yun? Isipin nyo, last year, 6 na buwan ako na nahimik. Ang dami tuloy naghanap. Ano daw nangyari sa akin, di ba? Oh, wala lang. Sabi na, na-disgrasya. Natatawa kasi Atty. Claire sa na pinatulan nyo ni BR. Pinatulan, Connie? Ang tanong ko nga eh, dun lang ako natawa sa sinabi ni Atty. Pinatulan or sadyang part of the character sa script? Oh, pero ganyan, di ba? Sabi ni Director, oh, ikaw ha, ikaw, ito ka, ikaw yung ganito. Oh, ikaw, ito gagawin mo ha. Oh, ikaw, ito. Ito yung script natin ha, parang yung matrolls. Sarap humigop ng mik-mik. Singhutin mo yung mik-mik. Benny, sigurado bukas sa hospital ka.
Mayra Baboy, sa isang echo chamber, kita nyo na yung Okta Research Survey, 31% pro-PBBM, 20% lang pro-Duterte. 45% undecided, 4% yellows. Ayan. O kaya nga nakakatawa nga kay Gino, with that figures of for them claiming na ang sila ang nagpanalo kay BBM, kailan naging DDS or diehard Duterte supporters ang buong Pilipinas when hindi naman siya kilala? It's just a trial and error for the Filipino people na binoto siya. At that period of time, nasabi nga, bagong muka, baka naman may magandang mangyari, sawa-sawa na tayo sa dilawan. Right? Anti-China mega shout out. May nakalimutan ka po, Sir Rick. Bukod sa tanga, bobo, kulang pa po ng kalahating kilo ang utak. Asyakit nun, di ba? Hello po. Good evening. Ayan. Ang alam ko si Baba ang close kay Diamond Star. Sila ang magkasama sa kabataang barangay noon. Hindi naman si PBBM ang close ni Maria. Oo nga, GW Iniisip ko pa nagkaharap niya si Maria tsaka yung si ano. Di ba, ano yan isa sa mga bigating artista si Maria na sabi nga kami, nasampal tapos ikaw magpapadobol. Ganun si Maria, di ba? Sampal! Pak! Tapos ganyan idadawit ng ganun. Na we heard that she had issues with such usage, no, sa ganyan. Nagkaroon siya ng depression . Sometimes pag nadidepress ang tao, diyan talaga lumalanding . Bakit ako lagi naman ako nadidepress? Eventually ako, nga lang mataas lang siguro talaga ang ating sa mga nakaka-move agad, no. Mataas lang talaga siguro ang ating tinatawag na AQ, 'di ba? Na hindi tayo basta-basta napapabagsak, no. Yeah, we feel depressed. We are having those anxiety with situations, right? Pero I didn't end up nasasabihin na to be on the drug side. Pero yung directly na siya yung pinagbintangan na kasama ni BBM. Proof. Nako, Maria, malaki-laki ang ano na yan. Malaki-laking Right? Pag si Maria nagdemanda, ano na naman, pag dinemanda siya ni Maria, ano sisigaw niya? Suppression of freedom of speech? Right? Kaya may problema ka ng $4 million, tignan natin kung ano yung mga susunod na balita kay Maricel Soriano. Right? Asawa na tayo sa dilawan. Sa itiman pala tayo bumagsak. Ayun nga, malinde . Di ba? Lovely May, mega shout out. Kaya walang control number yun, Daddy. Kasi gentleman operation daw yun. Usa na ngayon ng gentleman. Ay, buhay. Sabi ni Benny, ano yun? Basta yung bumoto noon kay Duterte, nabudol kasi si China, binudol si Duterte, kaya buong Pilipino nabudol ni Duterte. Sabi ni Lovely May, nabudol. Idinawit ni Maharlika doon sa sinasabi na operation na yon, yung papel na inilabas, no? Na si Maria daw yung kajaming ni BBM. Oh. Yan nga si Mrs. nga aga-aga sabi sa akin na tumawag pa. Ang ganda-ganda na ng gising niya, na-stress daw siya. Nagbukas daw niya ng TikTok, biglang-bigla sumalubong ni
etong si Maharlika, tapos ayun nga yung binabanggit yung kay Maria. Agaga na stress ang buong kong misis. Bertray Martinez, make a shout out. Sabi ni Bunso, si Maharlika daw maging president, sabi nung nag-comment sa live niya. Hala, antindi naman ang doktrina naman ni Maharlika. May binabanggit pa nga siya si Tikya eh. Nung ginawa daw yung Maharlika Fund or Maharlika Investment Fund, they name it Maharlika. So pumapasok na agad sa isip ng mamamayan si Maharlikang Vlogger. Come on, Tikya. Lumulobo ka na eh. Baka bigla ka tumumba dyan. Porke narinig yung salitang Maharlika. Wala, hindi pa siya nagbablog. No, not using that name. It was even mentioned, it was the name na laging binabanggit ni FEM noon, Tikya. Hindi po kaya nabanggit Maharlika, eh si Hitad na yung sinasabi. Bakit? Nagbago ba yung Maharlika Investment Fund? Pinabawi daw, hindi pinabawi yung pangalan. Nananatili pa rin siyang MIF. Meron lang mga nireview regarding doon sa magiging IRR. Eh sinasabi, minsan Tatalino eh. Asan ba si Tatalino? Sabi ni Bertoy, kaya nga walang control number para hindi pwedeng kontrolin. Ang hirap niyo umintindi. Buong ka, Bertoy. Fans ang aaway sa... Fans ang aaway sa iyo. Ano ba yung fans ang aaway sa kanya dyan? Eh, ako daming nagre-react. Ayan. Sir, patanayan po nila yung power nila 2025. Senator election, kahit si Amy, wag na po natin palusutin. Ganun na nagiging ano eh. Kaya napapansin ko, pag tinitingnan ko yung page ni Ime, mayat-maya ko nasa saan-saan siya, no? Wala sawa sa kaiikot. Sabi nga dito sa ano eh, dito sa Bayumbong, madalas siya, pag ano, nandiyan, nagpupuntahan yung mga ano, speaker dyan, yung mga politiko, ganun ba? Kasi nakita ko yung picture ni Ime eh. Madalas mo punta si Ime dyan. Sabi ko, punta kaya ako doon, attend ako, baka kikisilip lang, baka may question and answer, tatanungin ko lang si Ime. Bakit lagi mong inaaway si Bongit? Bakit nandoon ka kay Duterte? Baka bigla akong bit-bitin ng kanyang mga, security, right? Kasi that turns to be ano eh, Leon eh, no? Yung para bang, alam mo yun, sabi nga, bakit daw, tinitira ko daw si Ime. No, we are asking, nasaktan ng mga supporters ng Marcoses, seeing her being on the other side of the moon, right? Ikot ng ikot gamit ang AX, hindi pa malinaw yung nilipat niya na pondo. O, di ba? O, isa pa yan. O, sa susunod kaso yan. Baka sisihin na naman dyan si BBM. Tandaan, legislative sila. Diba? Ang term na Maharlika ay katayuan na tumutukoy sa mga ninuno nating mga Pilipino noon. Hindi yung Maharlika vlogger na buang ngayon. Natama ako dun. Ulitin natin. Ang ganda eh. Ang term na Maharlika ay katayuan na tumutukoy sa mga ninuno nating mga Pilipino noon. Hindi yung Maharlika vlogger na buang ngayon. Eh, ganyan ang tiga. Yan, sumabi tuloy sa daliri ko yung salamin, lumabo tuloy yung kanang parte. Pero, ano, yung dialogue ni BR, ah, sabi ni Melinda, Dadrick, si Kibs, may bago na namang rules para naman sa gobyerno, AFP at PNP, pati sa Senado. Abay, lakas ng tama talaga ng buong na yon. I think it's fentanyl. Natama ka rin, Leia, no? Hindi natuwa ako dun sa nilagay ni Bertoy eh. Bertoy, baka gusto mo umorder ng t-shirt.
Tsaka yung Maharlika daw na yung ay yung pangalan ng guerrilla group noong World War II ayon sa kanya. Di ba? Sabi nga ganun eh, the term Maharlika is there for long period of time, no? Ginamit, di ba? Tapos ginamit niya as a channel name, no? Para bang akala mo patriotic ang hitad na. Ngayon bigla lang ganun sasabihin ni Tikya, ito si Tikya. Tikya, I think it's fentanyl. May salty kasi si Kibbs. Natutuwa ako sa kwento niya eh, no? Yung, binigay siya ni Bongbong Marcos, no? Sa Amerika. Etong kaso niya ay simple lang pala, Kibbs eh. Sabi ng mga bata mo, dalin sa korte at haharap ka ng buong tapang. Ayari, Kibbs. Diba? Anak ng Diyos noon, pugante ngayon. Kibbs. Teka, baka dumating ganyan mga kampon. Ulitin natin, no? Nagsimula sa bulong. Namarahan lumakas. Naging isang tinig. At ngayon ay ganap na nakakabinging hiyaw, sabi ni VR. Baka sabihin na naman ng iba, ako na, ano na naman sinasabi kong wala na ang tiwala at respeto ng mamamayan kay BBM. Ibig kasi may mga magkukomment, inaaway ako eh. Pakibasa po ng maayos, pakikomprehend ng tama. Ito po yung rason na sinasabi na wala na yung tiwala at respeto ng mamamayan kay Marcos Jr. Ang dialogue ni Mang BR, ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Okay? Pero yung picture na doon yung sinasabing Operation Paper ng PDEA. Simple lang pala ang sex offenses, ano, disappointed son of Taning. Simple lang yung mga kaso na yan, sabi niya ganun. Rape, simple lang yan. Human trafficking, simple lang yan. Kibbs, kung simple lang yan, jaywalking lang yun. Nag-jaywalking ka ba doon sa sinapupunan ng na-jaywalking lang ho, di ba? Salve ka Paranga, Crystal C, mega shout out. Makikinig lang sa kwentuhan nyo, kaya hindi ko tinatawag na Maharlika Sita dahil nabababoy ang magandang kahulugan ng Maharlika. O nga, Salve, mas bagay nga talaga yung bulokipay. Boljakerang bulokipay. Mas bagay sa kanya yun, di ba? Si Pastor stress na sa dami ng warrant. Oh yeah, may nabanggit pala siya. Nadamay tuloy na naman to si Kibbs, no? Total, ganito naman tayo magkwento. Open topic naman tayo, di ba? Off topic muna. Wag, eh, magkakadugtong yan, magkakasama sila. May nabanggit siya sa kanyang dialogue. Evelyn Sinsin, mega shoutout. Sabi niya, binayaran ang mga dati niyang miyembro. Okay, binili ang kanyang mga miyembro. Dati bang miyembro? Basta ganun, mga members. Binili ang kanyang mga members upang siya ay kasuhan. Yan ang dialogue niya. Oy, yung mga member ni Kibuloy, magkano ba binayad siya ng gobyerno? I-surrender nyo si Kibuloy. I-surrender nyo kay Rap Rap. May 100 million sa ulo raw yan. diba? Ang sabi niya, binili ang kanyang mga miyembro na yun ay nag-i-stand ngayon as witness, no? Diba? Binili. Magkano kaya ang benta? Right? So, kung yun ay nasilaw sa munting halaga, na sasabihin niya, ito mga nagwi-witness ay mga na mga dati niyang miyembro eh nabili, no?
Look at it. I-surrender niyo si Gibbs. 100 million daw nasa ulo niya. Okay, mga members, ha? Kojic. Kojic. Yuhu! Alinaw yan, ha? Sinabi niya yan na nabili. O, ibig sabihin, yung kaya pinapayuhan natin yung mga nandoon na ano na naghahanap siguro na nagpapapresyo, i-surrender nyo na lang 100 million yan. Okay, Bertoy, salamat. Intay ko yung PM mo. Ayan. Sa jaywalking, maglupang hinirang ka lang sa harap ng pulis, pwede na. O kadalasan naman talaga, KG, ganun yung ano, diba? Yung penalty, no? Pero sabihin mo, simple lang, human trafficking, sex offenses, rape, diba? Act of lasciviousness, ano pa ba yung ganyan mga cases, diba? Child abuse, no? To call it simple lang. Wow, parang kanta ni ano? Simpleng buhay. Simpleng kaso. O, diba? Simple lang. Eh, diba? Praise the Father. Ayan, tayo. Hi, Butchokokoys. Ah, sino yung Butchokokoys? Meron ba akong mga comment na hindi nababasa? Ay, Kojiks, 100 million yun. Tandaan nyo, siya may sabi niya. Pag hindi nyo na-claim, alam na this. I-claim nyo kay Digong, siya naman yung tagapamahala ng kanlibutan. Sa, eh, si, di ba? Si Kibs ang nagmamay-ari ng sanlibutan. Eh, ginawang administrator si Digong. So, siya yung, ano? Siya yung nagmamay-ari. Ito naman yung nagkocontrol, di ba? Pwede kaya yun, palit ako sa ado, ipadala si Kibs sa Amerika at si Maharlika ipadala dito sa Pinas. Pwede, Bertoy. Why not? Back not. Muna lang siguro, Daddy, bili sa mga pastoral ni Kibs. La naman wenta mga yon. Pasensya na sila sa buto-buto, 120 per kilo. Ay, malaki-laki. Pag pinaghati-hatian nila yan, kaya-kaya na nalang bitbitin si Kibs. Abay, 100 million daw ang nasa ulo. Right? Oh. Kaya pinapaalala lang naman natin. No. Yun ang naman ang ating sinasabi. Pinapaalala ko lang. Siya may sabi, di ba, nabili. O kung nabili, baka nag-aabang yung iba, kaya pinire-remind lang natin na sabi niya, meron daw siyang patong na 100 million. I-surrender nyo na. Parang yung ano yan eh, yung nasa maleta, sa airport, no? Nagkaroon pa ng ano, nakatanggap pa ng, tawag doon? Ng, hindi ransom eh. Puta, kidnapping yan. Anong tawag doon ng pabuya, di ba? Pero siya, nakatanggap pa ng pabuya, yung pumitik ng maleta, yung mga alahas doon kay Raprap, di ba? Nawala bigla si Don Angeles. O nga, baka nagdi-dinner, bunso. Ayan. Oh. So, going back to sa ating topic, nasingit si Kibs eh. Ulitin natin ha, ito ay kanyang statement na inihayag. Malala ang alegasyon tungkol sa paggamit ng ilegal na droga ng mga nasa pamahalaan at mahaba nang itinakbo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong, namarahan, lumakas, naging isang timid at ngayon ay ganap na nakabibingi ng hiyaw. Sabi ko nga, narinig ko ng campaign ito eh. Marapat na tanggapin at isagawa sa lalong madaling panahon ng mga opisyal ng pamahalaan ang hamon na sumailalim sa isang sabayan, bukas, pampubliko at patas na drug test gamit ang sariling follicle ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Public office is a public trust. Filipinos have the right to know. BR,
Kung may plano kang tumakbo, make sure sa Luneta ka magpapadrug test, ha? Hindi, kasi if you're talking about the public, the government officials, the government officers, not the politicians at the end of the day. Oh. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng pinpoint lang. Right? Oh. Peke na nga yung docu part 1. March 11, yung condo unit number is 4th floor, number 4C. Sa part 2, yung date, iba na. Una, at yung condo unit nun, 42C. Ang tangat, yun pala yun. O, yung unit pala. Hindi, yung nga, naging isang tanong di ba? Paano sila nag-surveillance sa condo? Pinayagan sila ng admin ng condo? Right? Oh. Kaya kanina habang busy, tawa ko ng tawa nung nakikinig ako kay Attorney Claire, no? Kasi nga, ganda naman habang nag-ano. I'm happy naman na mabanggit yung kanyang pangalan. Dahil nga, hindi naman siya katulad ng mga, mas gusto ko pa nga siya pinakikinggan kaysa kay Attorney Libayan, no? Kasi nga, mas marami siyang dinidiscuss, no? So, she talks more regarding sa mga case handling, etc., legal basis, no? Si Attorney Labayan kasi masyado nang kinarir si Rap-Rap, eh. Tayo naman, eh. Sabi nga, pinupo na rin naman natin si Rap-Rap, pero at this time, dito muna tayo kay, kay Mangkanor. Pinayagan yata kasi Paideia. Ganun, ang surveillance, Benny, is confidential. Ang sabi nakalagay doon sa papel, may nakakita ng aktwal na sila ay sumisinghot ng powder. Nandito sila sa condo unit. Tapos may dumaan, nasilip sila, gano'n na nakabuyang-yang yung pinto, sumisingot sila. Paano mga kalbo, saan kukuha ng hair follicle? Sa singit? Tinanong ko rin yung kanina, Bertoy. Sabi ni KJ, di ba nasa species PBPM yung part na yon, bulong naging sigaw? Ayun nga, di ba? Ang lahat ng ito ay nag-umpisa sa isang bulong. Bulong na unti-unting lumakas ng lumakas hanggang naging isang tinig. At ngayon, ito ay isa ng sigaw. Sigaw ang sinabi niya, di Yahweh. Hanggang sa ito ay isa ng sigaw ng mamamayan na nagpapalakas upang tayo ay magkaisa at sama-sama tayong babangong muli. Paulit-ulit ko pang dinidetail yan kay G nung campaign period. Oh, diba every time yan, lagi niya sinasabi yun. Sa pasagot ng mga bugok nung campaign, paulit-ulit daw, ay tanga. Kasi nasa ibang lugar siya, eh. Kasi nung panahon ng kampanya noon, wala naman social media na napapanood mo yung nangyayari sa Mindanao, nangyayari sa Cebu. Live. Kailangan mo pang intayin yung mga network. Ngayon, yung mga tao, kahit hindi vlogger, nagpo-post, nagla-live, di ba, sa Facebook. Natural, paulit-ulit mo maririnig kung nasan siya nandoon kasi yun yung kanyang speech na bibitawan. Na ang pag-umpisa ng tawag na ito ng kanyang pagtakbo ay nag-umpisa sa isang bulong. Tumakbo ka. Sino kaya bumulong kay BBM? Kasi kay Villanueva, nakausap niya ang Diyos. Si Kibbs, appointed son of God. Kay BBM kaya, sino bumulong? Pero mas gusto ko yung bulong ni Kibbs. Huwag ka, ano yung ba? Kaya nauna yung tao eh. Huwag kang kikibo. Diyos ang hihipo. O, di ba? Kay Vic Rodriguez po yan, pinost po niya. Yes, Evelyn.
Ito nga yung ano, yung eh, kaya ko binabasa yung statement ni ano ni Vic, no. Sabi ko lang ito sa part na nagsimula sa bulong. Eh, siya ba sumulat ng dialogue ni BBM na yun? Kasi yun din ang ginamit niya eh. Nagsimula sa bulong. At namarahang lumakas, naging isang tinig. May isa binago lang yung ano, pero iisang konteksto, no. At ngayon ay ganap ng nakabibinging hiyaw, di ba? Kay BBM kasi nakabibinging sigaw ng pagkakaisa. At nandito ako ngayon, di ba? Upang sama-sama tayong babangong muli. Naalala niyo yun? Pero pinakamaborito ko pa rin talaga yung sa tatay niya. Nais ko lamang ipaalala na bago kayo po diretso sa akin, kailangan nyo mo nang dumaan na sa ating minamahal na unang ginang. Ang taming sinabi ko lamang sa kanya ay alagaan niya ang aking puso. Pero ako ay sadyang nagulat sa kanyang ginawa. At mas ninais niya na hindi lang puso ko ang kanyang alagaan, kundi ang puso ng sambayanang Pilipino. Bonggesos ko yan. Salamat, salamat. Good night, good night. Ingat sa trabaho. Ayan, ayan. May bago Dadrick. Shhh. Huwag kang malikot. Si Kibs ang kakalikot. Akala ko pa naman Crystal C yung ano eh. Yung huwag kang ngunguso. Si Kibs nagtatago. Nakita mo si Kibs? Panituro sa ayo. Ito lang daw pagagalawin mo. Ito lang. Ayan. Para hindi alatang ikaw yung nagturo, ngungusuin mo lang. Eh, kung nasaan. Mayari wala kang alang yan. Eh, tutur. Yung inuso. Di ba? Kasi pag... kaya mo yun? Ah, hindi mo kaya. Di ba? Nasaan yung suspect? Kasi pag tinuro mo, delikado ka eh. Di ba? Kaya inuso mo na lang. Di ba? Ito lang ang pag-aing ito tinuturo ng dito. Kumang-kumang boses na direct. Ayan, din yung dami nga nagre-request niyan eh. Bakit i-re-record ba nila? Shhh! Huwag kang kikibo, Diyos ang ihipo. Hawakan mo ang diamond kong doorknob na may, ano to, bulbul at gagawa yan ng milagro, kibo. Alam niya tayo. We will carry the flame that burns until pack you will arrest. Ay, mali. Ano yung English? Ano yung English? Bigay mo nga yan, ano, Benny. Yan, ano yan. We will carry the flame that burns until. Ano yung buo niyan? Ano yung buo niyan? Kinilabutan pa rin ako pag naririnig ko message sa yun. Iba, ipil mo na luluha ka. Oo, di ba? Ako ginagawa ko lang naman joke, KG. Pero pag sinasabi ko na seryoso yun, hindi ko matatapos kasi namumuoy luha sa mata ko eh. Oo. Oh. Kaya sabi ko, pinipil ko lang tumawa lang kasi mababaw luha ako yun. Namimiss ko si FPM. Di ba? O kaya sabi ko, pang-asar ko nung high school eh. May tatayo, nahuli ako teacher ko. On this day, I declare martial law. Napasulat ulit ako sa blackboard, pinunod. Alam niyang buhay ito, kalokohan ko talaga nung high school. Ayan. So, yun nga, di ba? So, if he has any proof, Sky Gaming mega shout out. If, no, it's no longer if because he already made a statement, no? Itong si VR for this issues, no? So, that's totally, ano eh, a conflict. Bagay, lagi naman sila komplikado eh. O sina, di, ano yan eh, yung isang loyalista nagsabi niyan, KG Asuncion. Yung ano yan eh, yung sa mga yung mga loyalista yun eh. Nakalimutan ko yung exact ano yan kasi yung tao na yan eh. We will carry the flame that burns until the Marcoses return. Ayan, ang ano naman.
Sa ano yun? Sa rally ng mga loyalista yun eh. Oh. Kalimutan ko lang yung ano eh. Isa yun sa mga ano ni, ano ni, ni, ano ni Madam Imelda. Eh baka may nakakakilala, mga shoutout natin, di ba? Kiki Boloy. Ayan. No. So going back kay Vic, no, before we end up, to wrap up, no. It's totally a complicated things because he stood by PBBM on the, on those periods of time, especially on the campaign period. He ran through twice drug test ng dahil nga doon sa naging issue and people are pointing fingers to him. So pinaulit pa ng dahil nga para idagdag pa nga regarding doon sa cocaine. No. So if now they are claiming that the so-called drug test is fake. Kasi kung yung ganila sabihin, fake eh. Fake daw yun, fake daw yun. So, when you make the statement this way, Attorney Vic, hopefully you will be able to, ano, to explain also, fake nga ba yung pinanindigan mo, pinasa mo? Kasi, unang-una, as an attorney, as a personal attorney, nag-drug test lang siya because of his LTOF, no? Eh, tandaan mo, abogado ka, alam mo dapat yung consequences of that act. Hindi naman porque sasabihin na bigla ako magiging star witness to be saved. Star witness also go to jail. Right? Sabi ni Sky Gaming, yung vice president ni Marcos yan. Si Tolentino? Si Tolentino ang vice president ni FBM nun, di ba? 1986? Anong nangyari? Na when he was ousted, it should be the vice president to sit, no? Tama ba ako? Si Tolentino, di ba? Miriam Eden Barreto, mega shout out. Correct me if I am wrong. Yes, I am wrong. Uy, dali. Wala na sumasagot. Lag ba lag? Delay ba delay? No. Sarap-sarap aking ganyan eh, di ba? We will carry the flames that burns until Marcos's return. Ang bigat, no? Ayan, talagang nagbunyi ang mamamaya. So, yun lang. Sabi nga natin, attorney, eh, bago sa mausaw, aralin din minsan if it is right or wrong because you are the one who delivered it to, ano, may copy of PIDEA nun, di ba? As I remember, nagbigay siya ng copy sa PIDEA nun, di ba? Oh. NBI, sa PNP, alam ko sa PIDEA nagbigay siya kasi nga, di ba? Dahil yun ang ano, di ba? Requirements sa LTOP. Kaya nga inulit. Actually, it's not about the campaign eh. It's not about the election eh. No. Inulit lang para isama na rin yung sa cocaine. So, if ever there will be issues, di ba, automatic inulit, umulit bigla eh. Oh. So, walang tinatago. Oh, instantly. Nakisaw-saw lang yung iba, pero wala naman nakita negative. No. Eh, kailangan ba hair follicle, hair follicle? Baguhin nyo muna ang batas. Hindi private citizens lang ang nire-require nyo sa drug test o yung mga magdadrive lang. Pero kayong mga politiko, sabi nga, damay na rin. Damay na to. Kasi batas, binago ang batas. From the president to the barangay, tanod na i-appoint. Diba? Marami tayong mga narinig mga cases, no? O pa mga local or politicians, di ba? Congress, Senate, di ba? Binanggit pa nga niya, ano yan, di ba? Yung mga narco-politicians, di ba? Gigibayin ko kayong lahat. If you will destroy my country, I gonna kill you all. Di ba? May pag-ganon-ganon pa si Diggs. Kahit sarili kong anak, papatayin ko. Right? Sabi niya yun, ha? Ay. So, nung ginawa niya yon, nagsunuran, pero siya pa rin yung tinuturo, kahit negative na sinasabi, eh peke yun.
Dapat daw, di ba, pumalma pa nga si, ano nun, si God First. Dapat sa PIDEA. Nasa batas ba? May requirements ba? So, gagalaw ba ang Congress to change the Constitution? Not just a simple electoral rule. Ilagay sa Constitution para walang po pwedeng sumira. Di ba? Oh, na lahat. Lahat required magpa-drug test. Hindi yung nagkapagturo lang trip nyo na magpa-drug test na. Si Tolentino, eh di ba naman full-fledged loyalist yun? Oo nga, si Chichiri nga, di ba? Siya ang vice president. Nabi ko na baka mali yung apelido. Alam niya naman ako pagdating sa pangalan, eh, di ba? But in history, malinaw utak ko dyan. Sa ano, sa mga ganyang-ganyang bagay. Mabilis ko nare-recall yan dahil tayo ay sumubaybay sa mga nangyari ng mga panahon na yan. Oh. Di ba? Kaya, yun lang, sabi ni Miriam Eden Barreto, si Aguila ng Dubai, kompleto ng info. Regarding what, Miriam? Info of what? Info ng alin? Di ba? Kasi, generally, this is an opinionated platform. I am not naman acting like Maharlokalokang Hitad na balahura ang bunganga na piling may isang bilyon doses sa puyo. For an information in details regarding doon sa pattern na sasabihin na meron tayong sasabihin na coming from source. We are just giving our fair opinion, practicing our freedom of speech, no, freedom of expression with the issues that's popping up. Nagbibigay ka lang naman ng nagbibigay lang tayo. Tayo naman ang nandito. Nagbabalitaktakan tayo sa ating pananaw. I used to mix common sense with sense of humor as an icebreaker. Kasi pagka hinayaan ko kayo ma-stress sa mga kwento ng mga ulaga, baka sabay-sabay tayong tumirik. Kaya happy lang, di ba? Mali lahat pala ng tinapon ni PBBM, pumangit. Ano yun? Mali lahat pala ng itinapon ni PBBM, pumangit. Haba, Crystal Sia. Like who? Eh, si BR naman, dati na namang walang hokbo. Sabi ni April Aris, mega shoutout April. 47 na nag-like, tapos 92 ang nanonood. Kanina nga, 170 ang April. Ganyan naman sila. Diba? And again, maraming salamat, no, na tayo ay umabot na dito sa ating 20,000 subscribers. I hope na yung mga nag-subscribe are mga followers talaga, mga BBM supporters with us, no, that you will stand with the President. No, again, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Hopefully, hindi katulad dati na dumami nga tayo. Dumami yung bilang ng nakalagay na subscribers, pero nadoon sila para manira lang. Hopefully, kasama namin kayo. So, wag pong mahihiya na mag-join sa mga balitaktakan. You can show up, mag-comment, no? You can just simply say present. Loyalist here, no? Full support sa ating Pangulo. Iba sabi nga, nagpahayag na shout-out man lang kayo. Nalaman namin na kayo ay mga totoong taong nakasubscribe. May ganun kasi, di ba, yung mga, alam niyo yun, yung mga AI na ginagamit. No? So, sabi nga, kaway-kaway din pag may time. Okay? Hindi naman sila mag-follow kung inspire sila. Minsan, April, kailangan naka-ano. May, alam nila yan, nangyari yan last time. Kaya nga, 6 months akong natenga ng 2023. Tagal nun, di ba? Ayun, dahil may mag-PPM mo. Nangyari sa'yo, dati bigla ka tumahimik. Ikaw na, maban. Di ba? Ayan. So, ayun lang. Just saying lang, di ba? Number one loyalist, Dadrick. Placido B. Rocky Jr., mega shoutout. Ayan, yung kahit man lang ganyan, di ba, na sasabihin na paramdam, kaway-kaway. Nabati natin, no? Then, kung napipil ninyong mag-join sa conversation, please do so. Right? You're always free
to give your point of view in all issues. Okay? Wala pabalak si BBM tumakbo. Loyal na ako kaso umiiwas ako sa mga kapwa loyalist kasi one time sumama ako, puro mga anti pala. Hala. Dito Miriam, siguradong sigurado ka. Ayan, yan lang ang aming masasabi sa'yo. Kasi pag may pumasok ditong anti, ang banat agad, kundi magmura, tanga lang ang sagot. Ayan, alam na naman natin dito yan. Ever since na ano, sabi ko nga, even before, no, I am part of the 1995 Bonget Group. Ayan, Bonget Group ang tawag sa amin when BBM runs for his first senatorial race. Okay? Good night, at Sibilita. Salamat. Ayan. So, nasa tamang lugar ka. Don't worry. Steady pulso ka lang dyan. Magkakasama tayo sa pagsuporta sa ating Pangulo. Okay? Good night, KG. Si Trixie, si Glenda, si BR, pumangit na talaga sila. Nawala yung pagkadesente nila. Kaya mo sila. Okay? Ayan. So, sa muli, ipagpatuloy natin ang suporta sa ating Pangulo. Kailangan niya tayo. Paulit-ulit ko itong babanggitin. Kailangan niya ang mamamayan upang magtagumpay. Dahil ang tagumpay na kanyang ninanais ay tagumpay ng bayan at hindi tagumpay para sa personal niya lang na interest. Siya ang ating Pangulo. Siya ang nagtitimo ng bangkang ating sinasakyan. Kung patuloy siyang pipilitin na pakialaman kung paano niya ititimo ng bangkang ito, at pipilitin kumotra ng iba at mapunta tayo sa dulo at mauwi sa paglubog, sabay-sabay tayo malulunod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa muli po si Dadrick nagpapaalala, ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan, bagkus ito isang realidad na kailangan natin harapin. Isang magandang gabi po. Ingat. Kung nasang panig man tayo ng mundo, God bless us all. Have a good night, everyone. See you tomorrow. Ciao.